Ayos. Kagabi, pinag-aralan po namin yung same thing almost in Romans chapter 8 verse 28 and 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Wala pong isa man sa atin sa edad natin ngayon ang hindi pa nakaranas ng mga pagsubok, sakit, karamdaman, hardship sa buhay. At wala pong exempted. Okay? All of us, whether Christians or not, people, human beings, are bound, okay, to face different kinds of trials. Pain, sufferings, bahagi na po ang pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Sa ating pong introduction ay nalagay, trials, pain, suffering, hardships, bahagi na po ng ating paglakad sa Panginoon. But God being sovereign, allow these things to happen to us. Bakit? Because He is using them to mold us, make us better and beautiful in His eyes. Sa mga trials po na yan, He is able to move us forward in our walk with Him and thereby making us grow unto His image. Tanong, how do we respond? How do we respond? Kapag dumarating ang mga pagsubok sa buhay natin, bumutuklop pa tayo, o lalo tayo nagiging masigasig. Sabi nga dyan, the way we respond to trials will either break you or make you. Now we have to understand that the issue is not about having trials, dahil lalo po ng exemption niya, whether you are a believer or not, wala exemption niya, but our attitude when trials. Kung parehas lang ang attitude natin yung pagharap tayo ng pagsubok sa mga hindi mananampalataya, saan ang pagkakaiba? Now, the attitude is very important when facing any trials, whether big or small. Actually, ngayong araw na ito, maaari isa, dalawa sa atin, o ilan sa atin, ang trial na sa malaking pagsubok na papunta rito. Di po ba? Isa may mga pagkakataon ng ating kalaban, bibigyan ka ng mga kung ano-ano mga dahilan. Isa din yung katamaran natin, yung gusto pa natin mahiga, matulog, or other things na mamaya ka na lang, kaya huwag na lang. Salamat sa Panginoon, kayo nandito ngayon, ibig sabihin, o kayo lahat na nandito ngayon, ibig sabihin, napagtagumpayan po natin ang pagsubok na yun. Sabi nga ng isang kapatid every Saturday, minsan nagsishare niya, isa raw malaking blessings na kapag nakarating ka sa gawain ng Panginoon. Tama po yun. Ano? Hindi po lahat kasi ng tao ay napagtatagumpayan, even Christians, yung trial na minsan, simple, yung linggo, yun na lang ang pahinga natin. No? But like I said, it takes commitment and dedication, right, to be here. And only by the grace and mercies of God, we are here. Now, ano yung tama perspektibo, mga kapatid, sa pag-arap, sa pagsubok sa buhay? Tandaan natin, no one is immune, right? No one is immune with trials. God uses them to mold our character. Kung ano ba ngayon, kapatid, maaari, isa, dalawa, talo, apat ang mga pagsubok sa buhay, ang kung ano ngayon, ganyan ka ngayon dahil sa mga pagsubok na nangyari sa iyo. Diba? Kung ano yung mga napagtagumpayan mo, develop yung character mo, no? Ginamit ng Panginoon yun para mas lalo ka mag-independent sa Kanya. So, yung mga trials po sa iyo. Sabi nga ng ni Rick Warren, sabihin natin, ang Panginoon, mas ginagamit niya yung trials para i-develop ang karakter mo kaysa sa pagbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi yung pagbabasa natin ng Biblia, katulad na siya kagabi, it will take about 10, 20, at the most 30 minutes reading the Bible. Pero yung trials natin, 24/7, di ba? Andiyan na yung palagi. Sa trabaho, kaya sa atin. So how do we respond when trials come? Yung ating text, mga kapatid, by the way, ang sumulat po ng ating text ay si James, half-brother of the Lord Jesus Christ, the pastor. Siya po yung pastor sa first church sa Jerusalem. He's the first pastor of the church in Jerusalem. At yung mga unang mananampalataya, mga kapatid, ay umalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, sabihin natin, yung panahon na yun, sa Jerusalem, sa Samaria, sa Judea, sa Europa. Bakit? Dahil sa malaking persecution.
ng Roman government noong panahon na yun. So, ang ginawa niya, sinulat siya ng letter na ito para mabigyan siya ng gabay ang mga mananampalataya para hindi sila ma-discourage sa mga nangyayari sa kanilang pagsubok o pag-uusig. At para naman sila yung lumago, lalo spiritually, sa kalagitnaan ng mga pagsubok. Tayo po'y mapala dahil hindi tayo nandun sa ganun situation. But still, like I said, whether the first believers of now, mayroon pa rin po mga trials. So, ang sabi niya sa verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of many kinds. There is a rejoicing in trials. See, sa King James, mga kapatid, if eh, when you fall to diverse temptations, well, I would probably lean on sa trials. Ang hirap maging masaya. Ang word niya ay joy, no? Hindi man happy. Kapag nandun ka sa kalagitnaan ng mga pagsubok, consider it pure joy. So, bilang isang perspektibo sa una nating point is the rejoicing in trials. Sa mga naging nanay mo, ng anak na, sa oras ng inyong panganak o yung dumating yung labor, nililabor pa kayo, walang nangiti. Diba sa mga nanay dyan, pag masakit na, malalapit na lumabas ang inyong panganay o yung buso. Masakit yun. Although hindi namin narandaman. Ako narandaman ko kasi ang dami pong kurot, kalbot sa katawan yung pinanganak si CJ. Sipin nyo po, labor si Stress City ng January 14, alas 10 ng gabi, ipinanganak si CJ ng January 15, alas 10 ng umaga. Nandun po kami sa hospital bed, ang dami, sakit ang during that time, wala, yun ang trial, yun po kasi yung sumpa, di ba, sa Genesis. Now, during that time, wala nasusuwa. Pero pagkalabas ng bata, yun po ba, kahit may mga sakit pa sa inyong mga katawan, makikita nyo na yung ngiti sa inyong mga labi. Dahil yung mga, yung siyam na buwan yung dinala sa inyong mga sinapipunan, mga kabata, mga kababaihan, ayun, lumabas na. Kamukhang kamukha ninyo. Kamukhang kamukha ng asawa. Consider it pure joy when you face, dito po nagkakaroon ng pagkakaiba ang mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Or even sa immature and mature Christian, yung perspektibo. Kasi minsan kapag yung iba, immature ka pa sa pananampalataya, nagko-complain ka na naman. So, ito na naman to, complain ka na naman complain. Humanly speaking, trials and rejoicing don't go hand in hand. Di ba? Yung trials at saka yung pagiging maligaya, hindi po yan magkakampi. Di ba? But, because there's, paano sinabi ngayon na ni James na consider it pure joy, my brethren, kapag dumaranas kayo ng mga ganitong pagsubok? Ang sekreto, tamang perspektibo. Consider it. Pag sinabi consider, we have evaluate, i-regard. Huwag po natin isipin na mga trials ay ano, punishment sa atin o curse. Okay? It means something that would prompt us to rejoice bakit hindi lahat ay may ganun pagsubok. Maaari ikaw lang. At maaari pagkatapos nito ay magiging isang bagong Jerry, bagong Ronald, bagong Dennis, bagong Jeffy. Ibig sabihin yung pagka-grow mo. Diba? Sa mga nag-workout dito, no pain, no gain. Di ba pwede lumaki yung katawan ni Brother Days ng gano'n na gano'n na lang na puro toothpick lang ang binubuhay. Diba kailangan may mga weights yun. So, consider it, mga kapatid. Bakit? Consider it pure joy. Hindi man happiness, no? Joy. When you face trials of many kinds. Kasi daw, bakit? Because you know. If we will evaluate our experiences, mga kapatid, pag dumarating sa mga pagsubok sa atin, compared with other believers, we can see that God uses troubles to impart growth and blessings. Napansin niyo? Sabi ko nga sa inyo eh,
Baka ikaw lang ang nakaranas ng ganung pagsubok dahil ikaw lang dadamigin ng Panginoon kapag ang isang kapatid, kaibigan, o kilala mo, nagkaroonin ng ganung pagsubok, ikaw magiging papapala ko. Because you know, the testing of your faith produces perseverance. Because you know, yung mga pagsubok na marating sa atin, ginagamit ng iyong Diyos para tayo lumago at maging papapala sa iba. Tignan niyo si Joseph. Ako, kung pagsubok lang pag-uusapan mga kapatid si Genesis, gusto kong karakter na ito. Una, paborito siya ng tatay niya, naman, at 17 years old, talagang ginawa ko siya ng sariling tulik ng kanyang tatay si Jacob. Eventually, dahil nag-iingit ang kanyang mga kapatid, dahil sa mga sinabi niya mga panaginip, nung pumunta siya sa kung saan sila nagpapasto ng kanilang mga animals, itinapos siya sa balon. Papatayin sana siya, not for the interference of one of his brothers. Kung hindi na siya tinapon, okay, binenta siya ngayon as a slave sa mga dumarang slave traders. Pagdating sa Egypt, yun, nabili siya ni Potiphar, ginawang leader sa kanyang bahay. So, naging mayordomo siya, di ba? Naging para siyang Rihanna. Ayan, di ba? So, leader siya ng mga maids doon. Pero nasubok pa rin siya, bakit? Na-frame up siya ni Samunim. Di ba? O, nire-rape ako ni Joseph. Ay, tinapos siya sa bilangguan ngayon. Pagkatapos niya, nagkaroon siya ng dalawang mga kakosa doon. Mga makaflow sa hari. Ayun, na-interpret niya yung dreams ng isa. O yung dalawa, actually. Sabi niya, pag dumating ka kay Faraon, lalahanin mo ko. Nakalimutan! Yung kanyang bakit. Hanggang dumating yung tayo na nagkaroon ng panaginip sa Faraon. And so, in short, yun, siya yung nag-interpret sa dream ni Pharaoh until he became a prime minister at nagkaroon nga ng 7 years of abundance sa Egypt and then the next 7 years is famine. Anong nangyari sa kanya? Sa tagal na yun, hindi ko nagkakamali, tatlong dekada yun, or 30 years. Then he was reunited with his parents, with his brothers and sisters. Kaya nga, God intended it, you intended it for evil, sabi niya, but God intended it for good. Yung mga pagsubok na marami sa atin, maybe we, baka iniisip natin, this is bad for me. Sabi nga, wala namang rejoicing talaga pag nasa gitna ka, pero the Bible is counterculture as always. We have to rejoice in Christ. Kasi bakit? Yung iniisip mong mahirap para sa'yo, para hindi makakabuti pa sa'yo, para sa'yo, but God intended it for good. Sino mo makakabuti yung nabilanggo ka ng ilang taon sa pagkakasalan hindi mo naman ginawa? Ganun po ang nangyari kay Joseph. So whenever we face trials, it's not a matter whether you will face them or not. Kung tayo mag-alala, darating yan. And trials of many kinds. Diba? Marami po yan. Hindi ka maboboring sa mga trials. Iba-ibang klase. May sakit, pera, kabiguan, relational problems, even deaths, conflicts. But, ang sabi po ni James, consider it your joy. Ano ang inihingi sa atin ngayon ng salita ng Diyos sa atin? Proper perspective. Tamang pananaw. The reality is that we feel face trials. Wala pong makakaiwas to. Now we can avoid them. Instead, we should rejoice and welcome them because why? God will use these trials to bless us eventually. Having had 1 Peter, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have the other suffering in all kinds of trials. Again, there's the word, rejoice. Hirap eh. Pag-iigiwa ka dahil, uy, salamat Panginoon! Break kami ng girlfriend ko! Salamat Panginoon, hindi na naman ako binayaran ng mga utang sa akin! Kung kaya sumama yun. Pero hindi naman literal yung gano'n ang ginagawa natin. Nagiging nag-iiba yung ating perspektibo sa buhay. Nagiging matira tayo. This is a testimony. Nung in-invite ko po Sister Cindy dito, I will say it again. The first time I invited her, she was turned down. Sino ba namang mag-asawang hindi gustong magkasama kayo, di ba? So, sabi sa akin ni Pastor Jesse, sinusugan na, sinasitinest na ng Panginoon yung pagtsatsaga mo. Then finally, yung sa tamang panahon, nagkasama po kami, di ba? Luma na yun eh. Tamang panahon, ngayon na naging popular. Ginagamit na natin noon pa. Hindi lang naging hashtag. So, sa tama pa nung nakasama ko siya, hindi lang siya, kundi yung ating mga anak. So,
mga kapatid, those are trials sa buhay natin. Delays are not denials. Okay, pangalawa, bakit tayo tumaranas sa mga pagsubok? Bakit ako mapaginoon? Yun, di ba? Yung mga buhay natin, yung mga tanong natin. Eh. The reasons for trials, verse 3 and 4, it says, because you know, the testing of your faith produces perseverance, that perseverance finishes work so that you may be mature, complete, not lacking nothing. How is God using trials? Kung titignan natin, kung babasahin natin, yung text kanina nga, nabasa ko na. We should never be ignorant of the rich blessing that will come out from these trials. Una, yung sa ating mga programs, nakikita niyo po dyan, sa baba, yung purification. Ano purification? Consider it as a business, or God is in business of testing our faith. Purification sa ating mga buhay kapag tayo'y dumaranas ng pagsubok. Testing of your faith. And of course, we notice yung mga goldsmith, kapag sila'y nag-minit ng gold, ginagamitan po yan ng red hot fiery furnace. Katulad yung sa drug mess sa Kabadabete, di ba? Dumadaan po sa mainit na po yung parang isang ginto o ang ginto ay ma-purify. The hotter it is, the better for the gold because it destroys any impurities. Yung mainit na apoy ang nagsusunog doon sa mga impurities o sa mga halong hindi maganda doon sa ginto. At pagkatapos doon, pag ma-burn out lahat ng impurities, nagiging most valuable or mas precious yung ginto. In the same way, yung ating pong pananampalataya ay natitest, nasusubok, at nagiging mas pagiging precious kapag dumadaan tayo sa ganung mga mainit na pagsubok sa ating mga buhay. Diba? Sabi nga sa 1 Peter 7, chapter 1, verse 7, these have some so that you may have faith, greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, that may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Napupurify po yung ating pananampalataya. Lalo lumalakas yung ating pananampalataya kapag tayo ay dumaranas o nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Pangalawa, it develops perseverance. Kung may tiyaga, may nilaga. Hindi ba? Misal, hindi tayo matiyaga. Kung sa mga tao hindi matiyaga. Ganun pa lang. Sa paghihintay, hindi na talaga ako masyadong matiyagain. No? Ayoko nang hinihintay. Ayoko ganun na magpapahintay. Pero, kahit pa paano, ibinabago ng Diyos yun. Katulad nga nung nangyari. Sipin mo, ilang buwan pa yung nakalipas nung una kong i-attempt na invite Sister Cindy and then she came. I don't know how many months after. Alam nyo, perseverance, kailangan sa ating buhay, mananampalataya. Get to this. Marami sa ating mga Kristiyano, minsan kapag dumarating na sa pagsubok, we just get tired and then we give up. Wala tayong magagawa. Na? Kagabi, mga nanonood sa inyo ng basketball. Sino nanonood? May maya. Dandun yung perseverance sa pagtsatsaga ng kukunan ng Pilipinas para manalo. Subalit, malaki talaga, malakas yung kalaban, kaya kahit papano, natalo tayo. Ganun pa man, nandun pa rin yung kanilang patyatsaga, nandun pa rin yung kanilang, hindi sila, within 46 hours, in the span of 46 hours, they played 3 games. But knowing their conditioning, parang nandun pa rin, kaya lang talagang, it is rough game. Pero sa atin mga kapatid, bilang mananampalataya, when the going gets tough gets going. You what? Eh kung hindi tayo nagtitsaga, paano na? Wala tayong magiging dilaga. When we persevere, tandaan po natin, develops perseverance. Ang dahilan kung bakit may mga trials sa buhay, nade-develop yung ating perseverance. Bakit? When we hang there, when we persevere, we grow. We mature into people that God wants us to be. Able to do the things He designed for us to do. Yeah. If we persevere. Kapag tayo nagsasaga. Kaya we have to persevere
in the midst of difficulties. Kailangan po tayo talaga. Kailangan po natin talaga ipagtitsaga. Marami sa atin, na-develop na yung pagtitsaga, yung pagtitiis, dahil sa mga pagsubok na dumaan sa ating mga buhay. O hindi po ba? Marami namang pagsubok sa atin na nakapag-develop sa ating personalidad. Sabi nga kagabi, kung isang nanay, lahat na lang ng iniiling ng kanyang anak ay binibigay niya, magiging sakit na ulo ng mga magulang yung ibenban. Kung tayo sa lahat na lang ng oras na tayo tumaraan sa mga pagsubok, at tayo humingi sa Diyos na i-alis tayo sa mga mainit na pagsubok na yun, laging ginagawa nga ng Diyos yun, inaalis na tayo, the moment we have trials, tinatanggal niya tayo doon, hindi natin napagtatagumpayan, saan na tayo? Kung dating talaga darating yung mga mahihirap na pagsubok sa buhay natin. Hindi kasi tayo na-train. Hindi tayo nasanay na humarap sa mga pagsubok sa buhay. Katulad na lang sa ROTC. More blood in training, less blood in battle. Naalala niyo po yun. Baka naalala niyo sa ROTC yun. What you hear, what you see when you leave, you kill. Parang nila naalala. So po yun. Well, the less blood, more blood in training, less blood in battle. Ibig sabihin, kapag tayo dumaranas sa mga pagsubok, natitiis tayo mga kapatid, kapag dumating talaga yung mas mahihirap na pagsubok sa buhay, makapagtagumpayan natin. Kaya nang pagsabi ng Panginoon, no? Let's persevere to finish the work. And finally, sabi niya, perfection. The reason is purification or perseverance and then perfection. That you may be mature, complete, lacking nothing. I just would like to say na ang idea po ng perfection dito, ibig sabihin yung wala ka ng kasalanan. No, hindi po yun. It is not that it does not mean you are going to be without sin. It simply suggests maturity. Fully developed in every part. Okay. Ako po, minsan sa panahon na nag-stay kami sa nag-aaral ako sa PAC, Pambago Natural College, namimitas kami ng mangga. The word is, perfect ang mangga na to. Kasi tama-tama yung kanyang hugis, complete yung pagkayelo, no? Hinog na hinog, perfect siya, mature na po siya. At nung tinikman mo ang tamis, yun ang sinasabi perfection. Hindi po yung without sin. Okay, sa buhay natin. Fully developed, fully mature in every part. Kapag dumarating tayo sa pagsubok, you are being taught to be perfect, that you may be mature, complete, lacking nothing. Kagabi, yung aming text was Romans 8:29. And we know this, most of us knows, and we know that all things work together for good for those who love Him, to them that are called to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. All things work together for good. Iba, masyadong, nami-misquote lahat ito. God is in control of everything that is happening to us. Tama po yun. But He has given us the free will to do what we want to do, making sure that everything that will be used sa mga trials na nangyari sa atin, everything will be used to develop our character, our attitude. Di po ba? Para layo tayo maging mature at maging tayo kamukha ng ating pag-ibig. To be the likeness, to develop our character in the image of Christ. Ano po ang image ni Christ? Okay, balik tayo sa message natin last Sunday. Humility is one of them. Kapag hindi mo dumaranas sa mga pagsubok, minsan hindi mo nag-develop yung pagiging mapagkumbaba. Lahat tayo proud. Tanda natin yan. Man is born to be selfish. Yung mga anak ninyo, nung bata pa, pag sila gutom, wala sila pakialam kung anong ginagawa ninyo. Wala sila pakialam kung may bisita o wala. Iiyak at iiyak yan. Kasi gutom siya. Ganun talaga tayo, selfish tayo. Yun lang gusto natin, ang gusto natin mangyari sa buhay natin, kung ano makakapapasaya natin, yun ang kukunin natin. But whenever we face trials of many kinds, bahagi ng pag-develop ng character natin yung ating humility, yung ating unselfishness. Diba ba? Dumarating yung panahon na we can rejoice in these trials because naranasan na natin ito. Alam na natin ang dapat natin gawin. Nag-develop na yung ating pagkakamagiging mapagkumbaba. Kahit pala ganun ako, may mas magaling pa pala sa akin, mas magaling pala sa akin, di ba? O ganun, iisip natin yun. O kaya, pag dumating yung mga pagsubok na ganun, akala mo, kaya mo.
Maaaring nagkaroon ka na ng dati, ganun karanasan, pero ibang level na ngayon. Kahit sa mga naglalaro ng games na yun, di ba, level 1, mas madali kaysa sa level 2. Patasa, pahirap na lang pahirap. Ganun din sa buhay natin. Mga kapatid, ito yung tamang perspektibo. No? We have to take of these trials as part of our development, of our attitude, of our personality, of our character. Kung wala ang mga bagay na ito, kung hindi tayo nakakaranas ng ito, mga kapatid, parang ganun pa rin tayo. But the Bible is very clear in 2 Corinthians 5:17. Ano sabi po doon? If anyone who is in Christ is a new creation, all things are passed, behold, they all become new. Pero the process of becoming new, dahil sa daranas tayo mga kasunungan sa buhay, and do what? You will turn out to be a new person. Every time, you suffer trials, difficulties, and persecution. Pangatlo, kagandaan mga kapatid, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang Panginoon mismo ay napaka-buti. Dumarating man ang mga pagsubok kahit sa amin niya mag-rejoice tayo dahil may dahilan, mayroon naman tayong pagkukunan. The resources of trials. In facing trials. Ito yung James chapter 1 or verse 5 to 6. Isa sa mga paborito mong verse, nag-aaral ko ng college pag malapit na yung exam, mali pala ang aking context. Kasi sabi na nag-exam ka. Oh, James 1.5, bro. James 1.5. If any one of you lack wisdom, let him ask God. Who gives one liberally. Parang gano'n. Hindi po pala yun ang context. Hindi po pala pang-exam ang verse na to. If you are still struggling na mag-rejoice sa mga trials, kasi nga mahirap. In spite of the information that you have so far read, James add more resources this time. Prayer. If any one of you lack wisdom, you should ask God. James 1.5. God is just a prayer away. Kailan naging genuine yung panalangin mo? Kailan naging parang ang Panginoon ay nasa harap mo lang? Kailan yung time na nanalangin ka talagang you pour out yourself to God? Umiiyak ka, nakalood ka, talagang ramdam mo na nakikinig ka Diyos sa'yo. Kailan yun? Karamihan, yun sa panahon na ikaw ay nasa gitna ng pagsubok. Sakit o karamdaman. Yung talagang bibigay ka na. Yun, sa panahon na yun, mas lalo kang nagiging malapit sa Panginoon. Mas lalo yung genuine yung ating pananampalataya, yung ating pananalangin. Kapag po tayo nagkaroon ng pagkapagsubok sa buhay, sabi nga, let us not hesitate to call God in prayer. And this prayer can bring us closer to God. Hebrews chapter 4, verse 16. Let us then approach God's throne of grace, consider with confidence, so that you may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Jesus Christ Himself was tempted, suffered. Kaya alam niya yung nararamdaman natin. Yun po yung context niya. So He can be able to help those who are in need. Naranasan niya. Sabi nga sa inyo, sinong perfect na makakatulong sa isang kapatid na ganito ang problema? Kung di sa isang kapatid, nagkaroon ng ganito problema. Napagkabuhay niya. Jesus Christ Himself suffered. He had trials, He had temptation, but He overcome them. Therefore, He can safely help us. Ang problema ganito. Minsan, mas nilalapitan natin yung mga kaibigan natin, pastor natin, doktor natin, counselor natin, before we give our troubles and run to them. Dahil kung masama na lapitan ng mga tao na banggit ko, pero hindi ba mas makakabuti kung unahin lagi natin ng Panginoon? Sa pagharap ng lahat ng pagsubok sa buhay. Kahit malit yan. Natutunan ko nga yun, sabi ko sa inyo last time, yung whenever problems or mga tanong or mga situations mana, sa mga kapapa-pastors namin, sa meeting namin, kapag may pagsubok ka agad, malit man yan o malaki, huwag ka agad pag-isip ko ano yung paraan. Ipanalangin mo ka agad.
Kasi sabi niya, may mga paraan ng Panginoon that in the process of prayer, God will reveal to you kung ano gagawin mo. Kasi naman pagkasabi ng problema, ay kung gawin natin, ganito kung gawin natin. Kapag may problema, sabi niya, huwag may pagsubok, kahit pa saan yan, sa gawain mo sa pamilya, unang-unang resource mo dapat, ano, panalangin sa atin. Ako, naranasan ko na during the process of prayer, siguro naranasan mo na rin. During the process of praying for that particular problem or trial, God will reveal to you ano gagawin. Amen po ba? May nangyari po sa inyo ganun? In the process of praying, nandun na yung revelation ng Panginoon sa inyo. Kaya, sabi nga ni David, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Di ba? Okay lang, sabi mo, okay lang. Pero unahin natin ang Panginoon. Pangalawa, there is wisdom. Okay? If any one of you lack wisdom, let him ask God. What is wisdom, by the way? Yung knowledge and wisdom, makikita niyo po yan, lagi interchangeably nagagamit sa Proverbs, the wisdom book. Well, sinabi natin wisdom is the practical use of God-given knowledge. Kaya alam mo, marami kang alam, makapag-aaral ka, pero hindi mo ina-apply, walang wisdom yun. Ganun lang kasimple yun. Wisdom is the practical use of God-given knowledge. Now, sa context natin, wisdom, ang ibig po sabihin ng wisdom sa context natin ngayon, is the ability to discern God's hand sa buhay natin. During the difficult times, masasabi natin, may plano ng Panginoon sa atin. Alam mo ba, ang knowledge ng mundong ito, abound, sobra-sobra. Yung knowledge, ha? Pero yung wisdom natin. Recently, and this is a political side, karoon ng controversial sa LP party, di ba? Laguna ba yun? O yung knowledge kung sino man ang promote doon, knowledge na is, mag-invite tayo ng mga dancers. Yun ang knowledge niya. Hindi niya ginamitan ng wisdom na yung mga sasayaw, ang lalaswang magsasayaw. Naging negative tuloy. Yung kanilang partido sa masa, sa Pilipino. Wasa na wisdom doon. Sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, of course, we know what kapag nangyayari mga ganitong bagay, anong gagawin natin? Sabi nga, manalangin ka. We cannot rely on the world or misa sa ating understanding. Kinig tayo kay James. Sabi niya, ask God for wisdom. Bakit? If we ask God for wisdom, we will never be disappointed. Tandaan po yan. We will never be disappointed. Why? James focused on two important truths about God. So first five, tandaan nyo ha? Two important truths about God when you ask God for wisdom. Ito sabi niya, God gives generously. Anong hinihingi natin? Wisdom. God is definitely a generous giver. He will never withhold anything good. Alright? Good from us. Kung ano ba hinihingi natin, siyempre, hinihingi natin sa ikabubuti natin. Diba? Para sa atin. Pero mas matalino ang Diyos, mas alam niya kung anong gagawin, kaya kung hindi man ma-receive natin yung hinihingi natin, it's because it's not good for us. But when you ask wisdom, sabi niyan, if you, any of you lack wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault. Pag wisdom po hinihingi natin sa mga desisyon, sa bagay na dapat natin gawin, God always give us liberally. And He helps without finding fault. Isa mga tao na bibigay sa atin ng mga regalo or something just to belittle us, to insult us. But God, when He gives, walang ganon. Sabi nga niya sa si mismo si Jesus ang nagsabi sa Sermon of the Mount, Matthew chapter 7, verse 7-8, ask, will be given. Seek, and you will find, knock, and the door will open. For everyone who asks, receives. Anyone who seeks, finds. Anyone who knocks, the door will open. And when you seek wisdom, for the Lord gives wisdom, right? From His mouth come knowledge and understanding. Kung lagi po natin hinihingi sa Panginoon yung wisdom, kaya natutuwa po ako sa isang kapatid na ang kanyang prayer request sa inyo. Wisdom in handling my finances. Diba? Kasi baka may knowledge siya, pero yung knowledge niya, hindi practical yung pag-apply. Kaya yung hinihingi niya is wisdom. Tingin ba natin sa Panginoon yun?
yung wisdom, okay, dito trial ha, so wisdom sa pagmamanage kung ano meron tayo binigay sa atin ng Panginoon. I've asked God for wisdom for that. So the resources in facing the trials. We have prayer, we have wisdom. Again, if we ask, He will give. He will always be abundant giver. So do you need wisdom, mga kapatid? Of course, we all need. Just ask God. He will never withhold it from us. Wisdom. Wisdom. And finally, with all these trials that we face, that are inevitable, waiting was, sabi ni James, mayroong rewards. Ito yung paganda eh. Blessings kasi pag sinabi rewards. Lastly, James closed this section with a promise of blessedness. Okay. What does it mean to be blessed? Blessed means beyond happy. Pwede natin gawing synonymous ang blessedness sa joyful. Yung kasing context ng verse 2 at saka ng verse 12 is almost inner joy or satisfaction that only God can give. Bigyan po natin ang pansin yung verse na to. Blessed is the man who endures temptation or endures trials. There's a possessing of blessedness. Blessed is the one who perseveres under trial. Blessed. Possessing, ano yung rewards number one? Possessing inner blessedness. What is joy? Something that you feel happy, more than happy actually, in spite of what is around you, kung ano may circumstances sa buhay, maligaya ka. Yung kasing happiness, di ba, based on circumstances. Masaya ka kasi nandiyan yung girlfriend mo o boyfriend mo. Pag wala na, hindi ka. Masaya ka kasi dumating na yung sahod mo. Paano kung wala ka ng sahod? Kung wala ka ng trabaho, masaya ka pa rin ba? Kung wala ka ng girlfriend o boyfriend, masaya ka pa rin ba? Kung delayed ang sahod mo, masaya ka pa rin ba? Hindi, kasi ito yung papasaya sa'yo. But joy and blessedness is the same. Despite of those things that are lacking in your life, no? Dahil tama yung perspektibo mo sa pag-arap sa buhay, sa mga pagsubok sa buhay, there's still the joy. Diba? Sa Macedonia nga, yung mga tao doon, despite of their kahirapan, nagbigay. Yun ang kanilang joy. Despite of those things, mga kapagbigay sila, the joy nila magbigay. Now, in verse 12a, or 12b, sabi dyan, blessed is the man that endures temptation when he is tried. So King James Version. Ano ibig sabihin when he is tried? It becoming genuine. Having stood the test. Kailan nakikita yung pagiging genuine ng iyong pananampalataya? Kailan nakikita yung tunay kang mananampalataya? Sabi nga doon sa ating kanina, sa ating devotion, yung fruit. Yung kung sinasabi mong ito yung tama, ito yung ginagawa, dapat ko, pero hindi mo ginagawa, nagiging cause ka ng stumbling block sa mga Gentil, sa text ngayon sa Romans. Now, if we face problems, and we're able to stand those problems and trials and that, magtatagumpayan po natin yun, having stood the test, nakikita sa buhay natin, nararamdaman natin, na tama o ayos ang ating pananampalatayang Diyos. Kasi nagiging negative yung perspektibo natin sa buhay o kaya sa kapwa natin mananampalataya, kung sa maliliit na bagay, puro ka complain. Eh, hindi mo po nga nalagpasan, puro ko na complain. Ba't nangyayari na naman sa akin? Paulit-ulit na lang. Bahari, hindi ka pa rin natin magmature, kaya pa ulit-ulit na ginagawa o binibigay sa inyo ng pagsubok. Hindi mo pa magtatanggong pa yan, yung gusto ng Diyos na mangyari sa'yo, kaya pagsubok sa'yo ulit-ulit, napagtanggupayan mo na, baka hindi tama yung paraan. O, kaya hindi ka pa rin na-develop sa gusto ng Diyos para sa'yo. There is actually a genuine part in you na mag-develop when you face the test. When you stood the test, blessing the one who persevered under trials because having stood the test, nakikitahan tayo na tama at maayos na buhay, kung ating pananampalataya ay maayos kapag napagtatagumpayan po natin ang mga pagsubok.
kabuhay. And then ito yung huli, receive the crown of life. Kaya ito, is it literally iputong? You will receive the crown of life to those who love Him. The Lord has promised to those who love Him. And even Revelation chapter 2, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, they will put some of you in prison to test you. You will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as victor's crown. Crown of life. This is one of the churches in Asia. Na pinangako ng Panginoon ng ganun. Mga kapatid, Christian life is, of course, masaya. But you would agree with me that it's not 24/7 masaya. It's not 365 days na masaya. There are times that you will experience, and this is a reality. Now, the way you face trials, the way you treat trials, doon nakikita itong anong klaseng mananampalataya tayo. God is surely delighted kapag nakikita niya tayong nagtitiis sa mga pagsubok. If we remain faithful, there will be a crown waiting for us when we get to heaven. And also, it is a promotion of life. Sa buhay natin, yung character natin, nade-develop, yung attitude natin nade-develop. And this is true, mga kapatid, kahit sa buhay, sa pagkatrabaho. Kapag ikaw ay masipag na empleyado, nakakitaan ka ng dedikasyon sa iyong buhay, nakikitaan ka ng concern sa pagkatrabaho, ipopromote ka yung boss mo. Diba? Sa corporate world, gano'n. Pag napagtubuhupayan mo yung mga binibigay sa mga trabaho, sabihin natin trial sa yung trabaho, you will get promoted. That is in the corporate world. Sa buhay din natin, nagiging mas, lumalawak po yung ating pananaw sa buhay. Nagiging mas mapagpumaba tayo. Dahil bakit? Trials are meant for us to be conformed in the image of His Son. Kaya kung walang trials, paano na? Ano kaya ang mangyayari sa buhay ni Joseph? Ni David at ni Daniel? Kung sila ay hinalis kaagad ng Diyos sa mga pagsubok na yun. Pero mapapansin ninyo mga kapatid, yung mga sinabi ng characters, at least three characters in the Bible na sinabi sa inyo. When the lives of Joseph, after he was tried, after his trials, after his severe trials, sufferings, he was literally promoted, right? To become a prime minister of Egypt. David, nagkasala ang tao ito. No? And then he was also tried na namatay yung kanyang anak sa pangalan niya. He was promoted to God, the man after God's own heart. Daniel, after not being eaten by the lions, he was then again promoted by the king. These are just few examples of people in the Bible who experienced promotion because they persevered. Nag-tiis po sila. We don't just get promoted to a better life based on these people also. But when we get to heaven also, we can win also happen here, mga kapatid. Tayo, sabi nga, we are not experiencing any trials na kumpara sa ibang mga bansang limitado o hindi malaya. O kahit sa bansang malaya, tulad dito, kagabi na bang I don't know if you have read the news, World Spot, CNN lately. Anong term gagamitin ko sa town? This guy killed 10 Christians recently in a community college in Oregon. Nabasa niyo po yan. Christian Cabana, do you believe in God? Yes, I believe in God. And if you believe in God, you will see God in 1 second. Bam! Sampu. Mga Christian, piliin niya tayo, sinigil out niya. Kapag hindi ka Christian, hindi kayo papatay. Pag hindi ko wala ka sabag, babaril kaya sa paa. But those 10 who were killed were professed Christians. And they died because of their profession of Jesus Christ.
kaya, wala po tayong ganun pagsubok na naranasan. At inisip ko dito sa bansang ito, wala namang mangyayari ganun, wala sana. Pero pag dumating kaya ang ganun, magpo-profess mo ba? Yes, I believe in Jesus Christ. Okay, you will see Jesus Christ in one second. Wala po tayong ganun. Sabihayin ang Panginoon dito sa lugar. But you know what? Darating ang araw na di man ganun kahirap yung ating nararanasan o mararanasan, nawa mga kapatid yung ating pag-aaral ngayon ay maging sandata natin. Kapag dating ng pagsubok sa buhay, marunong tayong magalak. Dahil may dahilan para tayo magtsaga kasi meron tayong meron nag-iintay sa ating rewards. These verses were written to encourage us na tayo tumarap sa mga faith, sa mga trials, sa mga pagsubok sa buhay. Sabi niya, encouragement to rejoice in trials because we know trials can be turned for our own good. Encouragement because we have resources when we face trials. Encouragement because to overcome trials, blessings is expected for those who endure. God is delighted when He sees us persevering. He still sees us persevering in the midst of trials. Sabi nga, trials should not make us bitter, but better. Tama ba? Trials should not make us bitter, but better. Because God is using them to help us